kumakain ako eh. Nag-start pala kagad to, pero dasi raskar. Para dito sa Power Gaming, so gusto nilang puguin ito sa kuko sa gitna. Pero yung courier! Courier, pero hindi. Vengeful, gusto niya yung Shadow Fiend. Eto na yung stun. And then, nakapag-fairy fire, first blood, nakuha pa ni Kuku. Na-turn around niya pa yun, pero surely he will be dead by that burning spear. And then top lane Raven on Ember, pero eto yung backup nila, DDC. Tumitimber, so dito, tumitimber chain ng Koya, pero tower damage. Plus yung damage, slithering crush, may stun pa si Raven. Ayun, fade bolt. Namatay din yung Slardar, pero still that favors TNC given that was an offlane Ember Spirit. I mean, Timber, so in exchange for Slardar. Dito po, teams. Ayan na, SF. Tatalon ba? Sabi na eh. Tatalon nga eh. Patay ka, boy! Talon pa more! And yan si Kuku. Pero mamamatay yan sa Burning Spear. Nagbobote siya rito. And yun, nag-survive nga. Well played. Eto pa, Smoke of Deceit, Slardar at saka Rio on Rubik. May napatay sila, Ember Spirit top lane, sinolo kill ni DDC on Timberso. And then eto na, yung Dazzle, malilift ba? And then yung Slithering Crush, and then Raze, sige, erase, i-grave mo pa. Aray ko be, and that's it, eto pa, isa pa, na Magic Mirror. Etoy, ba't ka bumalik, safe ka na. Kinuha mo pa yung kill sa Slardar, kapalit buhay mo, Kuku, double kill. Aray Kube, eto hinaharas pa rin. May Surge, Slithering Crush. Ayan na, and Slark again will fall. Sobrang pasakit, patal si Kin. Pero yung TP back by Rio, hindi makaka-regen. Burning Spear is real. Expert natin lamang si Stephen Lords. Sabi nga nila kuya mo. And then Raven, ang gandang remnant out naman, 5-7. And now, eto na yung lift. Meron ba silang enough damage dyan? May Slithering Crush pa, pero wasak ang Slardar, mga tropa. Grabe yung tankiness netong si Timberso. Etong si Kuya Mukuku on SF. Yung soul niya, kompleto. So, let's see kung tatalab yung Requiem dito. Eto na yung Requiem. Ayan na, pre. Ibibigay na ba? Ayan na. Wasak ang Kuya mo, Jaco. Well played by Kuku, that Shadow Blade reveal. I-grave mo na yung sarili mo. Hindi umabot. Raven with that rotation, then two heroes dead. Eto, Vengeful na iwan, pero eto na yung backup. May telekinesis pa, at saka yung mechanism ng Darkseer. So there you go, MTR support will go down. Yung Slark hindi makakuha ng space para makapag-farm. Eto papalag, pero nandyan yung mga heroes dito. May telekinesis pa. Tatalon na, Rio ang kinuha, pero sa likod kinukuha rin yung Dazzle nila. Ayan na yung Vacuum into Wall. And then yung Slithering Crush, wala nang Grave again. Grave sa sarili para kay Mozun. And then TP out. Hindi nila binigyan ng importansya yan given merong Searing Chains. Two heroes down na naman on the side of Power Game. Or will they? Will they continue? Eto. Ay! Ay! Aray ko, Vi, kahit mas tanong mo yung SF, nandyan yung Slardar. So another pick-off on the side of Op, Requiem pa. And then Vacuum, wasak kagad si Jaco. Hindi na nag-grave yung Askar. Pare, and eto, kanina wala kaming damage, pero ngayon musubukan kami. Triple kill para kay Rio. Mid tower pa denied. Ang ganda ng bigaya ng TNC rito. And now, the end is near. Pero yung Slardar, napatay top lane ng Timberso. Solo kill yan, Timberso. DTC went for the Hood of Defiance dito. And then ito na naman yung Dazzle. Re-requiman na naman. Aray ko be! Pero may swap. And na, namatay na naman. Wala na naman grave. Parang naka-disable yung grave niya, no? Bawal gamitin. On the bot lane. Kasi nakuha na yung top tsaka yung mid eh. Pero ito yung Askar. Nasa front line na naman. Kailangan mag-ingat. Sabi ni Jaco, uy, grave mo naman ako. Uy, grave mo naman ako. Pero aabangan si Kuya Mukuku rito. Ayan na yung lift. Aabangan natin. Pero out. And then yung crush. Ayan na, grave. Sa wakas, nabitaw mo rin. Pero anong gagawin dito ng Askar? O sige, i-armlet tackle mo. Nakuha pa rin sila ron. Wala lang, buy time lang.
And now, TNC is destroying Power Gaming. 8-23 yung score natin. Ayos na yan. Palag-palag na yan. And then, merong sentry ward, pero ito is Slithering Crush. Ay, nag-grave! Stolen grave! Ganyan mag-grave, sabi dito, ng TNC. Nag-grave nila si Kuwo, pero still, Aegis went down. Remnant in by Raven. Konting asim, pero eto na is Slithering Crush! Wombo-kombo, pare! Axel! Ay, naipakita mo, men! Ay, GG na agad! Grabe tong galawan! Vacuum into Slithering Crush! Well played, well played. Isang mabilis. 19 minutes GG by TNC. Grabe yung Kuya Murun. Some H into teams. Sapat na. Utility doing it for TNC. Mipo. Totoo ba to? Standing Abed? Standing Abed ba to? Pero ito, Mipo nga. Itong TNC, who would have thought? Mga tropa. Depende sa Power Gaming kung papalagan nila. And then, ito ni Earth Spirit. Queen of Pain, andito rin. Hinaharas nila si Jaco on Invoker. So, Kuku once again with that first blood. Miko Catalina, just subscribe for 3 months. Shoutout sa'yo, pa. Salamat. And then Sunstrike, pero wak-wak na naman si Jaco rito. Eto na yung Disruptor, pero nahuling dating niya. That's a Witch Doctor in exchange for etong Invoker, pero ito yung Ogre Magi namatay din. Scream of Pain, pero MTR, double kill si Kuku. Andito yung Nature's Prophet. Naging 3-4 to yan. Invoker, Disruptor in exchange for Queen of Pain. Men, siguraduhin mo lang natatama ng tatama, magiging effective yung last hit mo. Pero ito gitna, Invoker na naman. Kinukuha ni Kuku, pati ni Raven, ni Teams, meron pang Boulder Smash. And then yung last hit, Kuku, Scream of Pain, easy na naman, Jaco. 0-3 na rito sa gitna. Mga tropa versus Queen of Pain, and Kuku nahaharas ito ng Ogre. Pero good thing for him, he was able to pick off yung Invoker already. And papalag pa ba si Jaco rito, naka-double damage. Ayan, Scream of Pain. Papalag, ay, yun lang na stun. He could have gotten itong si Disruptor. Teams, nahuli na ng backup. And then ito na rin yung Weaver. So napasama etong si Teams dito sa pag-backup kay Queen of Pain. Two heroes dead, pero still Invoker na yari doon. And then yung bounty run, pero bot lane, Chibix, ito hindi tumama yung Boulder Smash. And now the return, naka-swarm. And then some H dito makakatakas, pero still hindi swabe yung galawan ng Earth Spirit dito. And pero ito, Sonic Wave, hindi namatay si Chibix. And then yung last hit, hindi mamamatay si Chibi. Mga tropa, 11-4, tatlo, dalawa yung namatay sa top lane. 13-6. Eto na yung top lane, na silence. It is Sunstrike, pero may TP out. Aray Kube! Aray Kube! Queen of Pain ni Kuku, nabigyan kagad dun. Pero eto na yung backup. Teams, makakuha ba yun ng Boulder Smash? Ayan na nga, pati yung Boulder. Ay, hindi tumama yung dalawa. Akala niya magbaback itong Nature's Prophet. And now, papatay niya pa yata yung Witch Doctor. Pero eto na yung Meepo. May vacuum sa likod. Disruptor ang una namatay. Pero naka-static storm. May Meepo dito, meron siyang Aegis. Kaya alam niya, kaya niya pumalag. May mechanism pa. And then Death Ward, marunong daw, sabi ni Alo. Pasarot naman sa Macdo, Kingdom of Saudi Arabia. Pero ito, Invoker. Bumitaw ng kuya mo, ha? Aray Kupi! Aray Kupi! Jaco nabigyan! 14-10, na silence kasi siya ron. And now, sayang. Akala ko makukuha pa isa. Hindi nila nakita yon. Sayang yung Weaver. Tier 1 tower bot, next target. Pero ito na naman yung Queen of Pain. Blooming in na naman. Glimpse back, pero papalagyan. Ito yung Ogre, naiwan yung Ogre. Pero may ibang gusto. Etong si Kuya mo, Teams. Etong Disruptor ang gusto niya. So they were able to get that one, mga tropa. One dead on the side of Power Gaming. May susunod pa ba? Ito si Ogre, muntik na. Sino pa nalo dyan? Naka-IG rin ako dyan eh. Eto si Raven. Kukuha ng Tierra 2 Tower. Kahit naka-bloodlust yan, papalagan ng Raven yan. Pero eto na yung burst.
May mechanism sila. Meron pang ethereal blade and then vacuum wall. Naka shadow blade nga lang yung prophet pero ogre mamatay. Raven naka TP out and now poof out na rin ang kuya mo. So nakabawi na rin yung TNC and now they're trying to get someone muna bago makapag-Roshan. Ito yung ogre tsaka si Chibix. Tatalon ba yung Meepo? Ito na si Kuku. Pero nakapag-Shukuchi, Boulder Smash tumama sa dalawa. And then yung vacuum ball and then yung static staray ko pe. Wombo-kombo na naman pinakita. Tayo lagi na lang may wombo-kombo. Pero ito, tutuloy silang tier 2 tower dito. And then Queen of Pain, static storm. Pero naka-blade mail. Ito si Jul, ay si Kuku. And then vacuum ball na naman. Nakapag-static storm, wala pa namamatay. On the side of TNC. And then yung sonic wave, yung ogre ang nahuli. Kuku rito, lalaban sa lahat. Yung invoker, wala masyado nagagawa. And another kill dito, pero likod, nakuha na Witch Doctor. Kuku, grabe ah. Galit na galit ang kuya mo. Nakuha na yung tier 2 tower. And then they will go tier 3. Pero let's see kung paano diskarte. Ito na nga yung Meepo. Mabilis yan. Tornado EMP. Pero ito na yung setup. Tinamaan. And then yung Silence Veil of Discord. And then yung Vacuum. Tsaka Scream of Pain. Jacko. Nabugbog dito. So, hindi sila mawa-1-1 dito. And ayan na nga yung second lane of Rocks. They will go for the Mega Crypts. Given, wala pa yung Invoker and Ogre. Mamamatay pa dito. Naka-Static Storm. Oh, Kinetic Field. As na yung Ethereal Blade. Ethereal Blade. Hindi yung Ethereal Blade. Pero may Aegis of the Immortal. Eto si tropang Meepo and Weaver. Eto na yung Static Storm. Nakapag-BKB pa. Papalag pa daw. Guardian Grips. Pero susustain ba? Ayan na yung Ethereal Blade. Pero still, yung Shukuchi ng Weaver killing that one. And then si MTR buhay pa rito. Queen of Pain glimpse back. 2 racks down pero way too much. Tire Courier namatay. May 8.3k gold. Aray Kube. And then si Ryu dito, Ghost Scepter trying to kite. Eto si Chibi pero merong Swarm. And then Nature's Prophet hinahabol pa yung Earth Spirit. Pero nakaalis na si Tims dyan. 20-23 yung score natin. Eto si Raven, oh, at saka si Rubik. Eh, nayari na! Let's do this! Patay na naman, Nature's Prophet. Pero nakapag-force stop out, nakapag-shrine. Pero still, the defending champion, mga tropa. Buyback agad. And then si Chibix, kumuha ng Aray Kubi. Napasobra yata ang kuya mo. And hindi sila ma-buyback dyan, mga tropa. Delikado na. Hindi sila ma-buyback dyan kahit pwede. Mahirap na. And then Rio, next target. Again with that Ghost Scepter. Pero alam mong mahirap yan. So 4 heroes dead. Hindi pa sila napag split push dun. Eto si Teams. Merong sentry ward. Kuguin yung prophet. Nakita na niya. Eto na yung scepter. Na silent si Teams. Pero on the way ni kakampi. Eto na si Kuku. Let's see. Pumasok. And then rolling boulder. Ay walang vacuum. May vacuum nga. And then dieback pa yung nangyari sa prophet. Walang buyback for 100 seconds and sa likod may kinukuha rito yung Witch Doctor, kinombo ni Jacko. Witch Doctor will fall or will he? May Glimmer Cape, napasama pa etong Invoker TP, BKB. So good thing for him, meron siyang BKB or kundi alam nyo yung multing kasunod. Ayan na nga. Ayan, aray ko be. And there you go. Pang GG push na on the way. Binabarubal sila ni Queen of Pain sa likod. Kuku, alam niya, papalag siya. Pero another static storm dito. Mapofocus ba nila yung Weaver? That's the question. Ayan na yung focus. Pero meron ditong Death Ward. And yung isa na Ghost Scepter. Mamamatay pa yung Weaver. Buyback. Aabangan natin. Pero yung combo ni Jacko, Raven will fall. Nag-buyback na rin. Etong si Weaver. Pero hindi pa Mega Grips ha. Meron pang yung Rax. Nag-buyback na yung Meepo. Ito na guys, pang GG push na talaga to. Ayaw na lang patagalin. So there you go. This is it mga tropa. TNC versus Power Gaming 2-0 in favor of TNC. Shoutouts nga pala dyan Kitashi. Magandang gabi. Queen of Pain namatay doon. Pinapatagal pa nila to mga tropa. Pero Mega Grips na. What's the point? Oh, yung apat naman hindi. Oh, Raven naman hindi. Pero eto na. Si Raven, speaking of it, may Aegis pa yan, ha? And now he's trying to get this Invoker naka-Earthbind. Pero may BKB yung Invoker
Unfortunately, hindi niya na matutulungan yung nasa likod niya. Pero Kuko pa yung unang namatay dito. Nakapag-death ward dito, pero yung Ogre mahuhuli. And G-Pix, eto kakabayback lang. Prophet ang target. Pero Chaos Meteor, pati yung Hurricane Pike, may pause pa rito coming from Jaco. Nilalaban pa na bug daw. Can't chat will. Oh, pag nag-invoke nga, Matic. Mga invoker lords na nakakalam yan, men. Pagka gumagano'n ako, Matic yan. And be sure na nakaregister kayo sa egb.com kasi mga tropa, mamimigay kami ng Wombo Combo shirt. Mamaya, basta nakaregister kayo ron. Pero ito, tuloy-tuloy na tayo. Aegis used by Meepo. Pero let's see, yung Weaver namatay na rin. Wala na silang damage dito aside from Prophet. And ang next target, Boulder Smash, tumama sa Prophet dito. Speaking of which, and Prophet, will he fall? Hindi pa namatay, pero yung Tornado, Meepo trying to get this game already. Tier 4 tower yung next target, pero lumalaban pa talaga. Etong Power Gaming, eto may glimpse back. And then pinalagan nila si Raven. Namatay pa yung Raven doon. And lumalaban pa yung Power Gaming, seryoso. Kaya pa, eto yung Scepter, pero tier 4 tower down. Yung base nila, pre. Pre, yung base. Alis na yung base. Yung base nyo, ayan na, sabi ko sa inyo yung base nyo eh. Ayun, tatlong ubo na lang. Ang base nila rito, tatlong ubo na lang. Game. And yung Queen of Pain, tutuloy na siya dyan, pero Ghost Scepter, Ghost Walk agad. Tutuloy pa ba? Eto na, kinancel na, pero meron Blade Mail si Kuku. And then Blink Out, nandiyan si Darkseer. Static Storm yung dalawa, kaya pa to. Seryoso, talo pa sila rito. Aray ko be. Blink Out, and then Vacuum Wall. Eto na yung Sonic Wave from Mandaluyong, mga tropa. Apat ang namatay. Eto yung panlima, GG. Kung di pa kayo isa-Sonic o isa-Tenga, di pa kayo GGG. So yun, 2-0 yung mangyayari dito. And it's TNC going up with the game. So naging 2 wins, 1 draw sila rito. And well played for TNC.